Itong mga sapatos na to, simula na to guys, lahat sa 15 game. 15 game. What's up, Pacheros? What's up sa inyo mga patatas? Bago lahat, gusto mo na pala i-shoutout. Shoutout sa Caleteros. Ganda ng design nila. Sadly, hindi ko siya masusuot kasi hindi ko siya size. Pero yan, ito yung itsura niya. And check niyo yung Facebook nila, Instagram. So, support local tayo guys. Bili kayo ng mga ganito para local yung mga sinusuot natin kahit na for her to. So yun guys, ngayon tuturo sa inyo kung paano tayo mag-picture ng sapatos. So, meron tayong mga Jordan 1s. Jordan 1, Jordan 1 low, Jordan 6, Jordan 4, Jordan kung ano na mga Jordans. Kung bakit importante ito guys, kasi syempre, the more na maganda yung kuha nyo, the more chances na bibilihin na buyer mo yung sapatos. Bakit? Kasi syempre isipin niya na professional naman itong tao na to. For sure, hindi ito balasubas gumamit ng sapatos. For sure, legit seller to kasi maganda yung kuha niya. Yung mga ganun bagay. And bakit ko alam to? Kasi syempre, ang tagal ko na nag-resell guys. Lahat ng years na pag-resell ko, ganito yung method na ginagawa ko. And diba? Yun yung reason kung bakit importante na maganda yung pictures natin. Smartphone dapat meron kayo. Kung you guys, S9 Plus. Nani? S9 Plus. So, marami nang lumalabas na magagandang phone, na magaganda yung camera. So, siguro naman meron kayo nun. If wala kayo nun, ginagawa ko dati kasi wala pa akong magandang phone dati camera, guys. Ang ginagawa ko, ito. Ito yung ginagamit ko camera. Kasi sa school, nag-photography class ako. So, kailangan ka talaga namin bumili ng camera. So, ito yung ginagamit ko. Pero nga, dahil medyo nakaipon na ako, nakabili na ako ng magandang phone. Bili ko na ng magandang phone. Hindi ko na ginagamit yung camera, guys. Kasi hassle, papalipat sa computer. Though, mas maganda pa rin talaga yung camera, guys. Pero, mas gusto ko lang na phone kasi direkta na sa phone, di ba? Upload mo sa groups, tas direkta na, di ba? Yun. Magagawin natin ngayon, guys. Kasi, kaya ako kayo sinama sa vlog na to. Kailangan na kasi natin magpaikot ng pera. Kasi medyo tight na yung budget natin, tight na yung cash. So, dapat palagi yun, guys, marunong kayo sa cash management. So, ang ginagawa ko, hindi ako nagpapaubos below mga 30k. Kasi syempre, pag may nakita akong steel price, di ba, right, agad bilhin natin. So, ang ginagawa ko, pag mga yung cash ko sa bahay is mga mababa na, mga critical na, mga 20k ganyan, or 30, 25k. Ang ginagawa ko, guys, nagbebenta na ako. Bebenta ko na yung mga sapatos. So, yan, ito yung ginagawa natin ngayon. Ito yung mga recent pickup ko, guys. Tapos, share ko lang pala sa inyo ng itong mga sapatos na to. Simula to, guys, lahat sa 15K. 15K. 1,000. 1, tsaka 5. 1,500. Stop it. Get some help. And I'm right. Okay, nagsimula to guys. 15K. Kung isipin nyo, 15K, di ba? Parang imposible, guys. Pero, hindi imposible yun kasi nga, ito, nagawa ko, di ba? Nyo, kung paano ko nagawa yun, explain ko sa ibang video ng mas mabusisi. Pero, basically, nagbenta ko ng kasi yung kotse ko, at yun nga, medyo malaking ginastos ko sa kotse, di ba? So, para sa akin, nawalan ako ng gana sa pag-resell. Mga 2 months ago, 3 months ago, nawalan ako ng gana sa pag-resell kasi nga, yun nga, dagdag sa expenses yung kotse, and medyo malaki-laki yung ginagastos pag may kotse ka. So, ang ginawa ko, yung mga for keeps ko na mga sapatos na nandito sa closet, is binenta ko na for 15,000. If friend ko kayo sa Facebook, may nakita nyo yun siguro. Yun yung mga Air Max, yung mga Air Max 1, Air Max, mga Air Max 0, yun yung mga binenta ko for 15K. Tapos, guys, yung 15K na yun, binawi ko sa pagbili ng mga sapatos. Ito. So, kung yun nga, kung gusto nyo malaman yung mga kung paano nag-trade yun, syempre, ginawa ko, trade plus cash, trade dito, tas plus 2 pairs, tas yung 1 pair, tinrade size sa pang cash, tinrade size sa pang sapatos, tas yun man, so on and so forth, hanggang sa ito na ngayon, di ba? Tapos marami pa tayo dito sa watch, guys, sa closet, hindi na sinama kasi hindi na nga siya sa kama ko. Pero basically, yun yung ginagawa ko, guys, ganito. Ganito ako mag-picture. Kung makikita nyo gabi, kasi inabot na tayo ng gabi kasi kanina umaga may ginawa ako. Tuloy na natin yung pag-picture guys. So ang ginagawa ko dapat, ang number one na rule sa mga groups is dapat meron kayong name tag. Meron kayong name tag. If wala kayong name tag, gawa kayo. Kasi kapag wala kayong name tag, yung mga admins is possible na i-delete nila yung post nyo. So gawa kayo ng name tag. Ano lang to? Siluwal ko na sa papel. So yan, di ba? Ito yung makikita nyo. So ang ginagawa ko guys, ganito. Pipicture ako lang like a normal human would do, di ba? Pipicturean mo lang. Pero may mga tricks sa pag-picture guys, sa pag-post. Pag-post ng detailed pictures, sa mga ganun, di ba? So yun, tuturo ko sa inyo, share ko sa inyo. So ang ginagawa ko pag ganito nakalaki guys, syempre, kailangan ko may taas, di ba? What? Yan, picture nyo.
So ito yung picture natin, guys. So ang gagawin natin, i-crop na lang natin to, edit natin sa PS ko, sa mga photo apps nyo, edit nyo. Alisin yung mga hindi kailangang mga bagay. Basta make sure nyo nakita yung name tag, di ba? So tapos ganito gawin nyo. Kapag pag nagdi-detail pictures kayo, since may ganito na tayo, di ba? Ito na yung gamitin yung background. Para pag nag-picture kayo, ganito yung itsura. Yan, ganito yung itsura, guys. So bakit ganyan? So kaya ganun yung picture natin, guys, para maganda yung background. Kasi yung ginagawa ng iba is ganito. Ang background nila, ganito. Kita yung legs, kita yung daliri ng paa. Pero okay lang rin naman. Okay lang rin yan, guys. Wala namang masama. Pero i-compare mo yan sa ganito, di ba? Compare mo sa ganitong background. Siyempre, mas okay yan. Mas appealing sa buyer, kumbaga. Kasi siyempre, naiisip talaga ng buyer na, uy, ano to, sneakerhead to, marunong to kung paano mag-store ng Jordans, marunong to paano maglinis, he knows how to take care of his shoes, yung mga ganong bagay. Hindi naman sa nilalait ko yung mga nag-picture na makita yung paa. Di okay nilalait, guys. Ano lang talaga, mas effective lang, para sa akin, in my opinion, mas effective lang talaga yung ganon ka mag-picture. Sabi ko lang na ito yung mga tips na gumana sa akin. So kapag nag-ganon, na-post nyo na yung shoes nyo, syempre, ipopost na natin siya sa Facebook groups, di ba? Previous vlog ko, sinabi ko na gumamit kayo ng emoji, di ba? Pero yung mga nakita kong iba, sobrang daming emoji nila. So tandaan nyo, guys, na pag gagamit kayo ng emoji, untian nyo lang kasi hindi naman kailangan na sobrang daming emoji. Ang role lang naman ng emoji para sa akin is para makuha mo yung attention ng mga tao, di ba? Kapag nakuha mo na yung attention nila, hindi mo na kailangan flood ng emoji yung post mo. Kailangan mo na lang ilagay yung mga interesting na mga bagay. So, ganito guys, ganito. Turo ko sa inyo. So, ginagawa ko ganyan. Inuuna ko muna yung emoji, tapos steel price. Tapos, ilalagay kong saan yung meetups. Halimbawa, ano na meetups. Or for sale, or trade only. Tapos, as follow na yun guys, lalagay nyo na yung mga details ng shoes nyo. Yan, ito yung tsura ng messages natin ngayon. Nagipag-usap pa rin tayo sa mga tao. And feel ko na masasold out agad yung mga Jordan 1s. Pa rin, syempre, binibili na Jordan 1 Court Purple. Actually, lahat ng Jordan 1s, liban sa mga Jordan 4, pati 11 bread. So, yan. Pinipicturean ko sila ngayon, guys, kasi gusto nila doon of detailed photos. So, yun, guys, hindi natin mabasa yung messages sa, yung mga incoming messages nila. So, kinakailangan pa natin buksan yung laptop para makita yung messages nila. So, ayan. Dito yung message request, guys. Hindi ko alam bakit ganun. Siguro sobrang daming messages. So, ayan. Yan yung mga messages na nakukuha natin. Sunod-sunod yan, guys. So, 8:50, 8:40, hanggang 9:55. May nagchat pa rin. Dami. Yun, guys. Advice ko sa inyo, pag magpo-post kayo online, sa Facebook, or sa marketplace, or kung saan man, huwag nyo i-flood na emoji, number one. Pangalawa, unahin nyo yung mga murang prices. Halimbawa, start kayo sa 3K, 4K. Halimbawa, itong Obsidian, nilagay ko sa pinakataas ng post ko, which is 16,000, di ba? May possibility na scare off mo yung customer mo. Isipin nila, uy, mahal ng Obsidian na ito, hindi ko natatapusin yung post, di ba? Pero kung start off natin sa ganito, sa, halimbawa, itong Jordan 1 mid na to, start off natin, halimbawa, 3K, di ba? Uy, isipin ng mga buyer mo, kailangan ko tapusin kasi benta yung mura niyang iba, di ba? So, kailangan nyo rin i-consider yun, guys, kung paano yung arrangement ng mga sapatos. Ito, guys, siguro masyado na akong technical, pero ito kasi yung mga nag-work talaga sa akin. So, alam mo yun, gusto ko talaga i-share sa inyo yung knowledge ko about sa reselling. So, yun, kailangan nyo maging attentive kung paano nyo pinupost yung mga binibenta nyo yung sapatos, di ba? So, yan, ito yung mga sapatos natin. And siguro makikita nyo to post ko, siguro mga bukas or sa susunod na araw. Another tip is, maging smart kayo. Sinasabi ko to palagi, guys, maging smart kayo sa pag-resell. Maging smart kayo sa pagbili ng mga dapat nyo i-resell, di ba? So, ito guys, ito dalawang halimbawa ng reselling. So, kunwari, meron tayong Jordan 4 breads. Halimbawa, value na ito kasi guys ngayon is mga 10K. Halimbawa, may 10K kayo, huwag niyong bilihin to. Kasi, di ba, ang gagastusin nyo 10K agad, di ba? Pero kung bumili kayo na ito, mas mura, guys. Diba, ito, binili nyo, value na ito siguro mga 4K. And binili ko 3K, di ba? Same lang naman, 1,000 difference. Matas advice ko sa inyo na bumili muna kayo ng mura. Yung sugal na mangyayari sa pagbili ng Jordan 4 breads is mahirap. Mahirap habulin. Paano kung biglang bumaba yung value ng Jordan 4 breads? Biglang naging 8K or 9K, di ba? Lugi ka na agad. So, ang suggest ko sa inyo guys, pag startup reseller pa lang kayo, mag-start talaga kayo sa pinakamababang presyo ng mga sapatos. Huwag kayo mag-skip ng step na bumili agad kayo ng mamahalin. Kasi mahirap malugi guys. Lalo pa naman yung mga tao ngayon na kapag nalugi sila sa isang deal,
mawawala na sila ng gana, di ba? So hindi yan yung way of reselling, guys. Mag-start kayo sa pinakamura talaga. Tapos guys, mga ganito, halimbawa naman sa Court Purple, advice ko sa inyo, huwag kayong mag-invest sa Court Purple kung yung pera nyo is sobrang liit, di ba? Kasi halimbawa may 20k kayo, pinili nyo isang Court Purple for 10k, value nito is tataas pa mga 1 to 2 years, di ba? So anong gagawin mo dun sa 10,000? Tetenggahin mo to, di ba? Or unless pwede mo gamitan yung 10,000 na pinambili mo dito para bumili ng mga mas murang pairs. Tapos yun yung paikutin mo, di ba? Kung isipin mo, mas tutubo ka dun kesa sa hintayin mo to. So ang advice ko sa'yo, kung maliit na yung pera mo, bumili ka ng mga mas murang mga sapatos. Pero kung malaking reseller ka na, okay lang na bumili ka ng sobrang dami kasi pwede mo naman hintayin na tumaas yan without worrying kung ano yung mangyayari sa pera mo, di ba? Lahat ng to alam ko dahil reseller na ako for 5 years ata, 4 years matagal na. And ito yung naging very important thing na ano nangyari sa pag-resell ko. Kasi guys, madali lang maging reseller. Simple lang. Kung isipin mo talaga simple lang, bibili ka ng mura, bibenta mo ng mas mahal, di ba? Yun lang yun, yun yung reselling eh. Pero kung isipin mo, sa process na yun, sobrang daming nasa sa pagitnaan. Saan ka bibili? Ano yung bibilihin mo? Tutubo ka ba dito? Tutubo ka ba dyan? Ano yung dapat mong i-trade? Sobrang laki guys ng reselling. Pero sobrang daming yung reseller ngayon na-overlook yung mga small details na yun. So yung mga small details, yun yung mga pinapaalala ko para sa mga magiging reseller. Sana may natutunan kayo. Tandaan nyo na very important yung pag-take ng good pictures sa mga sapatos. And if gusto nyo malaman pala guys kung ano ginawa yung 15k para sa lahat ng to, comment nyo down below. Tuturo ko, kwento ko sa inyo kung paano nangyari yun. So yun, sana may natutunan kayo mga bago. Sa mga susunod na raffle guys, update ko kayo kung ano yung mga papamigay natin. Siguro mga Jordan 1. Most probably ulit. So yun, sana may natutunan kayo and peace!